Magandang araw, Olongga po. Narito ang mga pangunahing balita na nakalap ng Batang Kapo News TV sa loob ng isang linggo. Mga kababayan nating may kapansanan, nag-uwi ng karangalan sa syudad. Barangay Captain Randy Johnson ng New Kalalaki, ginawaran ng parangal. 60 Seconds with City Administrator Mamerto Malabote. At sa biyaheng gapo, samahan niyo kami sa Rico's Fast Food Restaurant. Randy Johnson ng New Kalalaki, pinakamagaling na kapitan ng barangay sa buong Pilipinas. Narito ang report ni Binibining Sheila Sambilion. Pinarangalan ng Most Outstanding Barangay Captain of the Philippines si Barangay Captain Randy Johnson ng New Kalalaki ng isang award-giving body noong nakaraang linggo sa Gallery Hall ng Manila Hotel. Hindi lang isang parangal ang tinanggap ni Johnson, kundi dalawa mula sa Press Media Affairs Award at sa Leadership Organization of the Philippines Incorporated. Parehas na binigyan si Johnson ng dalawang organisasyon ng Exemplary Public Service Award. Siguro po, meron pong nakita yung mga kababayan natin o kabarangay natin na nakikita po nagtatrabaho tayo sa ating syudad. Ito po ay isang karangalan na mapasama po bilang isang awardee po sa ganitong organization. At siguro po nakikita po ng mga kabarangay natin o mga kalugar natin na nakikita po yung trabaho natin dito. Hindi lang po sa pampubliko at na tumutulong pa rin po tayo sa mga private sectors po. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa kay Lord sa award na ibinigay niya po sa amin at sa taong nag-recommend po sa amin, sa akin. Nagpapasalamat ako sa iyo kung sino ka man dahil hindi po nasabi yan. At sa aking buong pamilya na parati pong nasa likod ko sa anumang bagay na pangangailangan ko. Andyan po sila sa akin, lalong-lalo na po yung mga kabarangay ko na tumutulong po sa bawat gawain ng aming barangay. Nakasuporta po sila. At sa ating butihing City Mayor, nakabaka po sa atin si Mayor Roland Paulino. At ito po isang malaking karangalan po, hindi lang po sa barangay nyo kalalaki, pati na rin po sa lungsod ng Olongga po. Para sa Batang Kapo News TV, Sheila Sambilion, nag-uulat. Mga kababayan nating may kapansanan, nagwagi ng karangalan sa Regional National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Para sa karagdagang ulat, narito si Cathy Mancao Ramos. Nag-uwi ng karangalan ng mga kababayan nating may kapansanan o persons with disabilities ng isang ginto at dalawang silver mula sa isang kompetisyon sa lalawigan ng Pampanga. Ang kompetisyon ay para sa solo at group singing contest at group dance contest na ginanap sa Walter Mart Event Center sa San Fernando, Pampanga noong July 26, 2013. Nagtanghal din ang mga nanalo noong nakarang Lunes sa flag raising ceremony sa Rizal Triangle at dito ipinakita nila ang kanilang pinanalong sayaw. Naroon naman ang City Social Welfare and Development Office para gumabay at sumuporta. Para sa Batang Kapo News TV, Cathy Mancao Ramos reporting. Mga Civil Security Safety Unit personnel, binigyan ng commendation ng Olongga po. Para sa detalye, narito si Ray Toledo. Binigyan pagkilala ang ilan sa mga Civil Security Safety Unit personnel or CSSU na pawang mga Security Guard 1 na sina Carlito Gatmaitan, Lord Alfred Pulmones at Alan Malyari. Ito ay matapos silang makahuli ng isang minor de edad na may intensyong magnakaw sa isang burger stand na nakalagay sa harapan ng dating Civil Registrar's Office. Kasama ding binigyan ng pakilala sina Security Officer Eugene Maluloyon at Chio Martinez na tumulong at nakahuli ng dalawang minor de edad na nagnakaw ng mga scrap metals na nakasilid sa sako mula SBMA nitong buwan lang din ng Agosto. Nahuli ang dalawang bata habang binabantayan ni Officer Maluloyon ang dredging machine na ng mga panahong iyon ay nakapark sa drainage channel ng barangay New Banikain. Isa pa sa nabigyang pagkilala si Security Officer George Dongcoy Sr. na naging saksi sa isang physical injury incident. Para sa Batang Kapo News TV, Ray Toledo, nag-uulat. Iniimbitahan po namin kayo sa Alay Lakad 2013 na gaganapin sa October 6. Para po sa detalye, narito si Imelda Ramos. I'm inviting everyone to join the Alay Lakad 2013. It will be held on October 6
At 5:30 is the assembly actual walk is 6 a.m. It will start at Marikit Park and it will end also in Marikit Park for programs and awarding. Ako si David Bayaro ng Biyaheng Gapo. Alam niyo ba na mahigit 14,000 volunteers ang nag-participate sa International Coastal Cleanup noong nakaraang taon? Kaya inaanyayaan ko po kayo na samahan kami sa gaganaping International Coastal Cleanup itong September 21 na magsisimula ng alas 6 ng umaga sa lahat ng 17 barangays ng Olongapo Gapo City at Subic Bay Freeport. Kaya let's go! Linis na tayo! Ang plano talaga, yung improve natin ang financial condition natin, no? Despite the many odds that we are encountering, paano mo na isipin mo na lang, no? How could you settle 5.1 billion indebtedness, no? Pero somehow, that should not affect us considerably. We must find ways na at least mabigyan din natin yung pangangailangan ng empleyado. That's why, lahat ng parang ginagawa namin, the mayor is doing his best, no? Para magawa ng paraan yung ating kakulangan sa pananalapi by being very frugal in the spending. You know? It should be one in facing all the problems that we have. We cannot do it alone. The mayor cannot do it alone. He needs the cooperation of everybody. Kaya lahat sana magkaisa, ano yung muna yung mga pagkakabahabahagi. At makikita rin natin na ang araw, sisikat din sa atin sapagkat malinis ang ating adikay na mapabuting kalagay ng mga mamamayan ng Olongapo. Olongapo Marching Band, nagpakitang gilas gamit ang mga bago nilang instrumento. Naroon ang kasama nating si Cathy Mancao Ramos. Muling nasaksihan ng mga empleyado ng gobyerno ang pagtugtog ng Olongapo Marching Band sa flag raising ceremony nitong Lunes. Emosyonal na pinakinggan at sabay ding ipinahayag ni Mayor Roland Paulino ang pasasalamat sa mga negosyante ng miyembro ng Metro Olongapo Chamber of Commerce Incorporated. Believe it or not, habang tumutugtog yung banda, may nanaluluha ako. At mayroon ito yung banda. Alapakan natin ang masayang binalita niya na ngayon ay muli na makakapag-perform ang Olongapo Marching Band upang makapaghatid ng aliw sa lungsod, lalo na ngayong malapit ng okasyon tulad ng Pasko at Piyesta ng Olongapo. Ipinahayag kamakailan na nagbigay ng mahigit 500,000 pesos ang Moxie, kasama din dito ang isang bus mula sa Victory Liner upang magamit ng syudad. Ang sobra sa pondong nalikom para sa mga instrumento ay gagamitin naman pambili ng uniforme ng mga estudyante ng Gordon College na miyembro ng marching band. Yes ma'am, luckily nakabuuli ng instrumento para sa mga 30 members and 11 majorettes. Yes ma'am, magsimula po nang binigay sa amin ang instrumento, nagsisimula na po kami mag-basic training uli. So nagpapasalamat po kami sa Mochi dahil nabuo muli ang musika ng Olongapo City at nabigyan pagkakataon na ipakita ang talento ng mga estudyante ng Gordon College at Olongapo City National High School. At salamat rin po kay Mayor Paulino dahil sa effort niya na makagarner ng fans kasama si Kagawad BJ Cahudo. Narito po tayo ngayon sa Olongapo City Convention Center kung saan nag-iensayo ang Olongapo Marching Band gamit ang mga bago nilang instrumento na donate ng Moxie. Para sa Batang Gapo News TV, Cathy Mancao Ramos, nag-uulan. 27 apektadong pamilya ng rock slide sa Calaclan at Mabayuhan binigyang tulong pinansyal ng lokal na pamahalaan. Saksi roon si Binibining Sheila Sambilyon. Binigyang tulong pinansyal ng lokal na pamahalaan ng Olongapo ang 27 pamilya na naapektuhan ng paggulong ng isang bato na kasing laki ng minivan mula sa bundok sa pagitan ng Barangay Mabayuhan at Calaclan. Ipinatawag at iniabot ng personal ni City Administrator Mamerto Malabute ang sobre na nagkakahalaga ng 5,000 piso sa mga sumusunod na pamilya. Ang naturang tulong pinansyal ay naglalayong maibsan ang gastos na idinulot ng puwersahang pagpapalis ng mga residente malapit sa danger zone. Ang ilan ay tumuloy sa evacuation centers at ang ilan naman ay piniling makitira sa mga kamag-anak. Nagpapasalamat po kami kay Mayor Roland para po sa
binigay niya pong assistance, malaking tulong na po para sa pagliliparan namin. Sa ngayon, kasalukuyang tinitibag ng unti-unti ang bato para permanente na itong maialis ng tuluyan para mawala na ang banta ng paggulong sa mga kabahayan. Para sa Batang Gapo News TV, Sheila Sambilyon, nag-uulat. Offline bayanihan sa paglinis ng dalampasigan, isinagawa ng mga kabataan ng Barangay Barreto. Kaugnay sa gaganapin na malawakang kampanya ng International Coastal Cleanup, nagsagawa ng Offline bayanihan sa paglinis ng dalampasigan kamakailan ang Barreto Church of Christ 3380. Katuwang ang mga kabataan ng Barangay Barreto. Sa pamumuno ni Ms. Janine Angela Hernandez, nagtipon ang mga kabataan upang linisin ang baybayin ng Driftwood Beach, Barrio Barreto, lalo na sa mga lugar na dinaanan ng bagyong Maring at ng habagat. Sa darating na September 21, Sabado, inaanyayahan po namin ang lahat na makiisa at lumahok sa International Coastal Cleanup. Samahan muli nating mag-ikot ang biyaherong si David Bayarong sa Biyaheng Gapo. Kanina nyo ba bang inanap? Pasensya na. Nakalimutan ko, sarap ng pagkain dito eh. At hindi lang yan, marami pang masasarap na pagkain dito. Kaya mga Batang Gapo, samahan nyo ako ngayon. Nandito tayo sa Rico's para malaman natin kung anong masasarap na pagkain dito. Diyan muna kayo, ubusin ko lang to. Sarap eh. Gusto mo bang mabusog to the max sa halagang kayang-kaya ng budget mo? Dito ka na sa Rico's Fast Food Restaurant at siguradong bubusugin ka nila sa kanilang lunch or dinner buffet for only, wait for it, 125 pesos. Saan ka pa? Una skeptic sila eh, kasi wow, it's 125 pesos lang. How could they manage to bring all these pagkain for only 125? Fortunately for us, we have a centralized commissary na nagsusupply to all the branches, so you get your supplies for cheaper. So dahil nga bulto yung kuha mo, so naipapasa namin yung savings namin sa mga customers. So 125 lang yung buffet. One of our best sellers talaga, pansit by the bilao. So yung malalaking bilao, so instead of magdadala ng magluluto, ang Rico's ay nagsimula sa isang maliit na pansitan hanggang sa isa na ito sa pinakapopular na kainan ng mga taga-Olongapo. Ito ay isang family-run restaurant na tatlong henerasyon nang naghahatid ng masarap na pagkain sa ating lahat. So basically, ang Rico's Fast Food, meron na siyang tatlong branches. Itong main branch dito sa 4th Street na merong restaurant, at the same time meron rin tayong Itolyoken. Yung sumunod, yung sa may Barrio Barreto, along National Highway, ganun din. At meron tayong isang maliit na branch naman, fast food lang sa Kulumban. Sarap! Mapalunch, merienda o dinner o kahit nasa ka man sa Olongapo, talaga nga namang mabubusog ka rito sa Rico's. Kaya ako ulit si David Bayarong at samahan niyo ulit ako sa susunod na Biyaheng Gapo. Tara, kain pa tayo. Eat all you can dito eh. Sarap! Oy! Oy! Dali lang! Ito pa. Masarap dito eh. Hindi, okay ito. Muli na naman ninyong nasaksihan ang mga pangunahing balita na nakalap ng ating mga kasama sa loob ng isang linggo. Para po sa Batang Gapo News TV, Abigail Gracia Legaspi ang inyong tagapagbalita. Mabuhay, Olongapo!